bear market, ang madalas natin makita sa top gainers, puro basura. Kita nyo yan, pa. 8 million, tapos nako yung CSB, 10%, tapos 27K lang. Parang sino, kung sino ata, pwedeng pasiling yan eh, di ba? Kita nyo dyan, MAH, 9%, tapos 6M yung value traded. Liquid naman, liquid. Kaso, alos lahat, puro basura. Ito, ATM. Memories, no? 97 cents. Kailan ba to? Kasi presentation ko to, ano eh, before. Pero may updated na slide ako yung next slide. Pero ito yun, on July 31st, nung mga 97 cents pa lang yung ATM. So, kita nyo naman yung value traded. Pansin nyo ba? Ang daming market participants nyo. Kasi nasa value traded eh. Hindi lang yan isang araw, consistent siya. So, ano yan, parang pag nakakita kayo ng ganyan, spider sense yan, that there might be something coming big. Ganun. And, syempre, kaya sinabi natin na fall of the giants, kasi kita nyo naman, top losers, usually mga basura lang naman nakalagay dyan eh. Kaso ang nangyayari, parang nagkakaroon sila ng volatility, pababa. So URC, tanyo, 5.88%. The usual movement lang yan, 1% or less, di ba? Kasi blue chips. So, marami pa yan. URC, may Ali, LDG. Kita nyo, tatlong blue chips, nasa top losers. Eh, ang top losers, top gainers, usually, laman lang yan, third liners, fourth liners, may mga pakonti-konting blues din. Pero grabe, yung volatility nyo. Ito naman, kakakuha ko lang this week. So, ano, UPM, na ang pangit ng chart, 20%, tapos 171K, yung value traded. And then, ano pa ba yung mga, halos basura lahat, yun? PIP, CAT, DDGI. And then, makita natin sa top losers, and same thing din, may mga blue chips. So, you have your MPI, JFC, pabagsak. So, alam na, tapos overall market, wala. And then, pansin naman natin yun, di ba? Di ko alam kung you check yung latest na PSEI, gumagawa na naman siya ng new low. Or sana wag, pero parang may bounce na nangyari last time eh, Friday. So eto na, now na alam na natin yung definition and madidistinguish na natin yung bear market from a correction, tapos na-spot na natin, we need to change our mindset. Kasi di ba parang sa ano ba magandang analogy nito? Let's say, magdadrive kayo. Tapos, may slope. Yun ba agad, pag paakit kayo sa slope, mabilis pa rin? Naka-tercera kayo agad or fourth gear? Saan kayo, anong gear muna kayo mag-start? Pag paakit, sobrang bigat ng dala nyo. One muna, di ba? So, medyo babagalan nyo. So, same thing din dito. Kapag bull market, sobrang bilis na mga prices pataas. Kapag padating nyo yung bear, you need to stop. Think, reassess. Since na-spot na, alam na natin ma-spot before nung na-discuss natin. So kapag bull market, offensive strategy tayo dyan. Full exposure or depende sa risk appetite nyo. Kasi yung iba, iba-iba tayo ng risk appetite. Yung iba, ayaw naman mag-full exposure dyan. Yung iba, 50% lang gusto, 70%. Tapos, you could maximize your capital growth trading uptrends. Ito yung mga ano, bigyan. Ito yung mga nakakapagpa-full time sa mga ZFP, mga uptrend setups. Hindi bounce, hindi buy sa bottom, uptrend setups. Ito pala, you could use leverage din. What do I mean by leverage? Yan yung mga ano na, nag-OPM or other people's money, yung fund. Nagmamanage sila ng fund ng iba. Ako nga, may kakilala ako, ano eh. Nag-apply siya ng credit card, nag-cash advance siya, dagdag sa portfolio para may additional capital nung bull market. And kapag may mga kalabaw kayo, yun yung mga panahon na binibenta yung additional cash. Diba? Kasi ang goal natin sa bull market, it's to earn profits and capital growth. Okay? Kaso kapag, eto na, bear market, defensive na tayo dyan. Shifting gear, shifting mindset. Kung kanina, fully exposed yung portfolio natin dito, preferably 30% or again, depende sa magiging risk appetite nyo, yung naka-expose. Tapos, ito ang ginagawa ko, kanina may tanong sa akin, Sir Drew, anong ginagawa nyo kapag may port resistance? In-advise ko, you can reset your portfolio back to
baseline. Kung gusto niyo parang mag-level up ng konti, kunyari, dati dinetrade niyo 1 million, tapos nag-200% kayo, balik yung ad, 1.5 naman yung gawin yung new baseline. So ganyan, reset your portfolio, withdraw your profits kapag bear. And then, lower your leverage. Kapag may mga OPM kayo, stop trading those, pwede naman, kasi medyo risky. Double whammy kapag, ano eh, OPM eh. Kasi, ano yan eh, let's say 2% mo na loss, pwede kang 4% din. Kasi, di ba, may utang ka sa investors mo. So, you could stop trading muna your OPM. Okay lang naman. And, pwede lang, ano, bumili uli ng kalabaw kapag kumita ka. Parang ibibenta ka sa bull market. Di ba? Kaya pansin nyo yung sobrang aggressive natin. Aggressive tayo kapag bull market. Pero kapag bear market na, kailangan protect profits na. Marami ang kakilala within ZFP na 300%, 400% nung bull market, telco high. Kaso, ang dami rin nilang binalik nung bear market kasi puro all in, puro 80%. Sobrang confident pa rin nila dun sa... Kasi ano yan eh, vicious cycle yan eh. Kapag hindi ka kumita dun sa isang trade, nasanay ka sa puro gains, madaling gains lang, tapos biglang one trade will hit you na, uy, nag-minus 10% ako. Ang normal human reaction dyan is bumawi. Diba? So, kung mangyari dyan, gusto mong bumawi, mag-add ka pa ng position, tapos matatalo ka na naman. Hanggang sa magkaroon ka ng makamura syndrome. Gusto mo laging mga bili mo dun sa baba. Until wala na, naubos na yung ano mo, naubos na yung profits mo. So, sana if napansin natin kanina yun sa tips on how to spot bear market, medyo ano na kayo? Dalawang isip na kayo. Okay, ito na tayo, technical part ng discussion. Strategies in a bear market. So, strategy number one, reflexive bounce plays. Okay, look for stocks that have volatile drops in prices, as in depressed na depressed yung prices. And then, syempre, para madali tayo maka-in and out dun sa stock, kailangan liquid. Okay? Liquid yung stock. Tsaka, the prices should be falling near support, strong support areas. So, here's an example. Ano ba tong stock na to? This is Double Dragon. Weekly chart ng Double Dragon. Yung ginagawa natin kapag reflexive bounce plays, we check the past chart history ng stock. Tapos, kukuha tayo ng mga previous SNR or what we call support and resistance. So ito, ano to eh, naging support to before. So pinaplot lang natin yan, horizontal line until makarating dun sa recent prices. And then, huwag lang isang line, pwede tayo magplot ng dalawa. Kasi yung range na yan, ano eh, it should represent a range, yung mga SNR na yan. Those are not exact prices. So pansin nyo nangyari dito, ito weekly chart ng DD, nag-react, may pag-bounce dun yung stock. Tapos may isang ingredient dyan na iniintay natin. Ito. Yung ano, RSI 30. Kailangan below RSI 30. So, plot kayo ng support and resistance from the past. I-extend nyo until yung current price bought at 22 pesos. Tapos sold dito sa candle na to. Kasi ito, ang lakas na lang tinasa, parang 16% candle na yan. Eh, pag mga bounce plays, especially coming from new lows, ako hindi ako nag-hold dyan eh. Doon ako sa momentum. Tapos, eto, umangat pa siya lalo, pero ako hindi naman ako na-FOMO na dyan. Kasi again, I know my objective, I know my trading style. And, not bad naman na nakumita ka. Kasi usually, ginagawa ng iba, gusto nilang habulin yung buong run. Eh, wala namang setup. Kaya nagkakalos. So yan, that's one example. Next sample, this is MY. Ito naman daily chart to eh. Daily chart ng MY. So same thing din, previous yung past support, naghanap tayo ng past support dyan, and extended it yung until current day para malaman natin saan yung mga potential bounce points. Again, potential ha, di yan sure ball. Lang sure ball sa trading. Anything can happen, sabi nga ni Mark Douglas. So, pasok ba to? Volatile ba yan? Ang drop na yan? Grabe no, pula. Parang pinagsakan, capitulation ang nangyayari. And then, liquid to that day. Kasi, kaya ko naman nakita yan kasi nasa top losers eh. Kasi ganun lang naman ako mag-scan. Either top gainers, top losers. Saves me a lot of time.
So ito ang nangyari dyan. Severe drop. Tapos, ano ulit ito? So pasok. Pasok na yung dalawang criteria natin. Actually, tatlo. Kasi liquid, volatile, tapos severe yung drop. Tapos ito pa, may RSI 30. So bumili tayo dito dun sa green candle ngayon. Kasi nakita natin dyan, hindi na siya sobrang bumabagsak eh. So yan na yung unang, ano natin, unang buy. And then, we sold here. Kasi may resistance. Yung 20 MA yun. 20 MA resistance. So dito, nakapaghintay ako kasi usually, again, sabi natin, 2 or 3 days sell na ako sa bounce. Yung third day kasi na ito, wala namang ano eh, wala masyadong correction, green pa rin. So why would I sell? Tapos, yun nga, next day, yung fourth day nung bounce, ayun na nga, nakumpok siya sa 20 MA. So, good sell na yun for me. And, kita nyo naman, umangat pa. Pero, objective was met ba? Yes! Okay. Good. So, close the position. Well lang tayo dapat mag-iset. Huwag na yung, ay, sayang umangat pa ng 5%, sayang hindi ko na maximize yung gain. No. Follow yung trading objective nyo. Kung alam nyo yung style nyo, alam nyo kung saan yung buying point, selling point, execute. Wala nang mga hinayang-hinayang na, ay, sayang 3%, sayang 10%. Si trader ganito, 20% siya ako. Ano lang, 10%. Magandang mindset pa yun sa mga traders. Kasi ngayon, di ba, social media, makikita natin, ay, grabe, 50% si sir. Mas ako 20% lang. Attitude of gratitude, guys. 20% ka na. Kumita ka na. O, wag ka na masyado, ano. Bawaling gitero. Diba? So, ito yung trade natin. Sa MY. Ito, wala. Nag-cut ako sa EBC. Hindi ko na yan. Cut yan. May breakdown dyan eh. Oo. Ito, ECP. Hindi siya, ano? Hindi siya reflexive bounce play, but this is a normal bounce play. Trade idea happens sa weekly chart ng ECP. So, ang ginawa natin dyan, plot the Fibonacci from swing low to swing high. And then, kita nyo naman, nag-glide yung prices. Nag-glide yung price sa 78.6 Fib and nag-support yung 50 MA weekly. So, nung nakita ko yung ganyan yung formation ng chart, eh, yung ECP na yan, di ba? Ano yan? Pag gumalaw yan, volatile yan. Eh. Gusto natin yung mga ganun. As traders, we want volatility. Pag sumipa, malakas. So, trade idea, weekly, pero yung execution was daily. Kung titignan natin yung daily chart niyan, parang ito, hindi naman masyadong volatile, kung ganyan lang, walang prices. Pero pag sinukat natin yan, is that a good range to trade the range? 30%? And from 17 pesos to 23-ish. Yes. Not bad, no? 30%? Good na yung range. Ang naging bili ko dyan dito eh. Tapos, nagbenta ako dito sa spike dito kasi naisip ko baka mangyari yung dito. Baka magka-try duran. Eh, downtrend pa naman yan. Ang pangit ng, daily chart yan. Maganda lang yung, nagustuhan ko lang siya sa weekly chart. Kaya tinrade natin yan. So, pero iwan ako dyan nung umangat na. Kasi iba na yung ano eh. Iba na yung trade objective ko dyan. So, ito, number two. Na strategy, transition plays. Dito, I will show three kinds of transition plays where you could profit. So, ano ba itong transition plays? Look for stocks where may gradual shift ng direction. So, kung downtrend yung stock, kasi bear market niya, di ba? Downtrend yung stock, pero pataas na yung movement ng price. So, this is one transition play. Bullish divergence. Kapag nakakita kayo ng price is making lower lows, but the RSI is making higher lows. Ito, maraming nalilito na ano eh. Maraming nalilito na traders dito. So, a good example or a basis is ito. Hold your, raise your hand, tapos make a sign like this. Parang Pac-Man. Right hand. Kapag ganyan yung formation, it's a bullish divergence. Ito, that signifies your price. Diba? Lower low yung price. Pero yung RSI, higher low. So, bullish divergence pag right hand. Para hindi kayo malito. And then, left hand, bearish divergence naman. Kasi, price is making higher highs, but RSI, lower lows. So, that's a good sample. Okay ba yun? Best ideas come from other people. So, ayan. Bullish divergence, paano ba natin tinitrade to? Usually, mga traders na nakikita natin sa social media, uy, bull dip na. Bili na tayo dito sa dip. Pero ako,
That's not my way. If ever I would trade bullish divergence and breakout traders tayo, then momentum player tayo, I'd wait for a breakout. So, ito ang gagawin ko. Maghihintay ako kasi may higher low, ay may ano na eh, may high na dito eh, previous high coming from the previous na rise ng price. Tapos, kung totoo yung bullish divergence na yan, magkakaroon ng breakout dyan. Kasi ang mangyayari, sometimes, kahit na nag-form siya ng bullish divergence dito, pag hindi nag-breakout yan, tapos gagawa na naman ng new low, isunog ka kapag, ano, kahit na bumili ka dito, tapos nag-aantay kang mag-spike yung price. So, ako, for me ha, advice ko talaga, buy on breakout. Pag dyan, especially dito. So, this one, if you bought at the breakout, nakabenta ka na rin ng 10% dyan eh, from 20 pesos till 20, magto 22 na. So that's almost 10% na rin. Not bad if you'd like to trade bull dips. So second, eto na, mini ZS. Price closes above 20 or 50 MA. This is a, ano bang chart to? Primex? Primex. So eto, pwede rin tong sample na ano eh. Ito, yung kaningang setup natin. Flexing kasi diba, sobrang bagsak ng prices, tapos medyo nag-stall dyan. Pag in-extend natin yan, may makikita tayong mga previous support and resistance. Eh. So anyway, mini ZS, kita nyo, may consolidation and then nag-breakout yung price sa 20 MA. So that's one, pwede nyo i-trade kapag nakita ng ganyan. Pero ako, personally, I don't trade transition phase. Kasi ano yung overall trend ng transition phase? Mataas ba? Ang daming resistance, no? Kaya ako, sa mga students, I'm always discouraged. I will let them know, I will give them information kung paano i-trade, pero I will discourage trading mga transition phase. Kasi gusto natin yung mataas yung price eh. Sabay lang tayo sa momentum. Ayaw natin naman ganyan. Eh, mga difficult setups kasi ito eh. Kasi ang dami niyang resistance. So eto, maganda kasi, diba? Genius ka kapag nakabili ka dito. Yun lang yung ano mo. Genius ka. Eh kaso, gawin mo yan long term, mahirap masustain. Hindi sustainable yan. For me. Baka yung iba kasing mga traders dito, diba? Medyo niche to. Pero for me, ako di advisable. Pero eto, mini ZS. Tapos nag-consolidate siya above 20 MA. Tapos ayun, may mini ZS na naman sa 50 MA. Tapos yun, tumuloy na sa above 100 MA. So you may look for stocks that have the same price structure if you'd like to profit sa mga downtrends na ganito. Okay, ito yung na-miss na trade. Tandaan nyo, di ba? Dito ko bumili, tapos dito nag-spike yung price. So, dyan nakabenta tayo. Kasi idea natin is bounce play. And naglalaro tayo ng bounce play. Pero, when it comes to transitions, di na ako sumunod. Kasi, hindi ko niya eh. No setup. May setup. Kasi, diba, may kasabihan tayo, no setup, no trade. Pero ito kasi, it's not my niche setup, so I don't trade. So pwedeng gano'n ang gawin nyo. Kasi, ang daming matuturo sa inyo na setup. Diba? Lahat ba yun, di-trade nyo? Hindi. So find your niche, and then, pag nakahanap kayo yung niche setup, then trade it. Kapag hindi, huwag muna. That's one way of filtering.